Pinagse-cellphone or gadgets mo na ba ang mga anak mo? Hi mga idol, ako si Doc Doms. And welcome back to my channel. Para sa mga bago lang sa channel ko, I'm a board certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. So if you want medical and eye contents, please don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell for more videos like this. And for today's video, pag-usapan naman natin ang recommended na screen time para sa mga bata. Tara, let's discuss! Dahil ngayong digital era ay laganap na ang mga digital devices, isama pa natin ang nangyaring pandemya na kung saan nakulong lamang ang mga bata sa bahay ay hindi maiiwasan na mababad sila sa gadgets at digital devices. Ang masyadong matagal na screen time sa mga bata ay pwedeng magdulot ng masamang epekto sa kanila. Ang matagal na screen time ay naa-associate sa childhood obesity. Dahil nababawasan ng kanilang physical activity, mataas na caloric intake at mabagal na pagtunaw nito. Iba pang mga sakit na nililink sa screen time ay hypertension or high blood, mataas na cholesterol at sakit sa puso. Ito rin ay naa-associate sa depression, anxiety, irritability na pwedeng mag-lead sa poor academic performance. Ang mga violent games naman ay pwedeng mag-cause ng aggression at mahihirapan silang ma-identify or ma-distinguish ang reality mula sa simulation or laro lamang. Na-associate din ang screen time sa mga mahihina ang bone density, ADHD, mahirap mag-focus, and even suicidal thoughts. At pwede rin maka-apekto ang screen time sa mga mata ng mga bata. Pwede itong mag-cause ng tinatawag na digital eye strain or yung mabilis na pagkapagod ng mga mata dahil sa pagbabad sa mga digital devices, na pwedeng mag-lead sa iba't ibang simptomas tulad ng pakiramdam na laging pagod ang mata, headache at eye pain. Nagawa ko na ng separate na video ang sakit na ito. Pwede rin itong mag-cause ng dry eyes or mabilis na pagtuyo ng mata at eye irritation. Kaya naglabas ang World Health Organization ng recommendation para sa physical activity, sedentary behavior or yung walang masyadong ginagawa, screen time at pagtulog sa loob ng 24 oras na recommended para sa mga batang less than 5 years old. Para makuha ang maximum health benefits, ang mga bata ay dapat sundin ang recommendation para sa pinagsamang physical activity, sedentary behavior, screen time at oras ng pagtulog, at makakadagdag ng benepisyo kung papalitan ang sedentary behavior at screen time ng mga physical activities. Para sa mga infants or less than 1 year old, ang physical activity nila ay dapat at least 30 minutes in total sa isang araw. Pwede itong putol-putol at madaming beses basta makatotal ng 30 minutes. Actually, more is better. Pwede itong gawin sa pamamagitan ng tummy time or yung nakadapa sila. For sedentary behavior naman, ay dapat hindi sila ma-restrain or hinahayaang walang ginagawa for more than 1 hour. Tulad ng pagtambay sa stroller, sa high chair, or even yung karga-karga at nakasabit sa caregiver. Screen time is not recommended, as in 0 minutes dapat. Mas ine-encourage ang reading at storytelling sa kanila. Sa pagtulog naman ay dapat maka 14 to 17 hours of good quality sleep para sa mga 0 to 3 months old. At 12 to 16 hours naman para sa mga 4 to 11 months of age. Kasama na dyan yung mga naps. Para naman sa mga 1 to 2 years old, ay mas mainam kung mag-spend sila ng kanilang physical activities ng at least 180 minutes sa loob ng isang araw. Kailangan gumalaw-galaw sila tulad ng paglalakad or even pagtakbo. For sedentary behavior naman, tulad ng mga infants ay hindi sila dapat nakatambay lamang or nakaupo for more than 1 hour. Screen time is still not recommended para sa mga 1 year old pa lamang at dapat hindi lalagpas ng isang oras para naman sa mga 2 years old pa lang. Again, ang pag-engage sa reading at storytelling ay mas ine-encourage. At kailangan nila ng 11 to 14 hours of good quality sleep, kasama na yung naps, at dapat regular yung time ng kanilang pagtulog at time ng kanilang paggising. And lastly, para naman sa mga 3 to 4 years old, ay kailangan nilang gumalaw-galaw for at least 180 minutes sa isang araw at dapat at least 60 minutes dito ay intense activities tulad ng paglalaro at pagtatakbo. Hindi rin sila pwedeng tumambay at umupo lamang ng mas matagal pa sa isang oras.
At ang pagga-gadget at screen time, hindi rin dapat lalagpas ng 1 hour. At kailangan nila ng 10 to 13 hours of good quality sleep, kasama na rin ang naps, at dapat regular din ang time ng paggising at pagtulog. Para naman maiwasan ang tinatawag na digital eye strain, ay makakatulong ang mga sumusunod. Sundin ang tinatawag na 20-20-20 rule. Every 20 minutes ay mag-alarm para hudyat na magpahinga ng at least 20 seconds at tumingin sa malayo mga 20 feet away. Ito ay makakatulong para ma-relax ang mga mata ng inyong mga anak at hindi ito mabilis mapagod. Kumurap-kurap din ng madalas para makaiwas sa mabilis na pagtuyo ng mga mata. Makakatulong din ang pag-stretching at paglakad-lakad kapag meron silang mga breaks na mas maganda kung mas madalas na short breaks kaysa sa mga madalang na long breaks. Kung sila naman ay may grado sa mata, ay mas mainam kung isuot nila ang kanilang salamin na may grado para hindi masyado mahirapan ang kanilang mga mata. Eh Doc, paano naman yung mga blue light na radiation ng mga gadget? Actually, hindi pa napapatunayan na ang blue light na galing sa ating mga cellphones at gadgets ay nakakasira sa ating mga mata. However, may mga pag-aaral na ang mga near activities, hindi lamang pagse-cellphone na, kahit anong malapitang gawain ay nakaka-cause daw ng pagkakaroon ng grado sa mata ng mga bata. Kinumpara kasi nila na yung mga batang nakakulong lamang sa bahay at nakababad sa mga malapitang gawain at yung mga batang naglalaro sa labas, at napatunayan nila na yung mga batang nakakulong lamang at nakababad sa malapitang gawain ay mas madami ang mga may grado sa mata. Again, hindi ang pagse-cellphone ang may kasalanan, kundi yung makababad sa malapitang gawain dahil nasasanay ang kanilang mata na maging nearsighted. Hindi man nakakasira ng mata ang blue light ng cellphone at gadgets, pero pwede naman itong mag-cause ng insomnia or hirap na pagtulog sa gabi. Naapektuhan kasi ng blue light ang pag-produce natin ng melatonin na kailangan ng katawan natin para makatulog tayo ng maayos. Kaya ugaliin na ihinto na ang pagsiscreen time mga 2 hours bago ka matulog. Ang salamin na may anti-blue light ay hindi naman kailangan, pero pwede itong makatulong para sa insomnia. Ang pag-unlad ng teknolohiya at paglaganap ng mga digital devices ay hindi na natin mapipigilan. Ang pwede nating mapigilan ay ang pag-cause nito ng mga masasamang epekto sa mata ng mga bata. And that's it for today's video. Ngayon, alam mo na ang recommended screen time para sa mga bata. Please don't forget to like, comment kung may mga questions or suggestions kay topics, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Doms. See you on my next video.